James, ready, guys. On my cue. Ready ka? On my cue. 3, 2, 1, go! James Nayan! Guys, walkie pa. 1, 2, 3. Chairman, dito na, Chairman. Chairman. 1, 2, 3. Oh, parang alaga. So what's up mga Power Fans, welcome again to my channel PG Sports TV. For today's video mga Power Fans is ito nga nag-shooting na ang KMGS ngayong araw. So unang in-interview nila is si Kapitan. At ngayon pupunta na naman tayo dun sa pinag-vlogan namin nakaraan na si Lolo Jose. So yun, mamaya punta natin mamaya. At dun sila mag-take ng video para sa i-air nila sa linggo. Yun lang no. At habang andito pa tayo, inaantay natin yung team nila na pumunta dito at susunod lang tayo, bubuntot lang. So yun, habang ano nag-aantay pa, so kami na lang. What's up mga Power Fans, so andito tayo ngayon sa kung saan tayo nag-vlog nakaraan, na ngayon ay feature na ni Jessica Soho. Sa kapuso mo, Jessica. So kanina ini-interview pa lang si Kapitan, ngayon andito na rin sa kung saan si Lolo Jose nakalibing. Ayun, kung makita mo yung lugar na yan, pakita mo. Ayun, photographer ni Jessica Soho, no? So habang nag-i-install pa lang siya ng camera niya, eh andito tayo sa labas kasi siyempre hindi naman natin pwedeng iunahan yun, di ba? So habang nag-shoot siya, tayo ay nandoon lang din, no? So yan na, pakita mo iron. So yan, ayun na yung ano, yung stop ni Jessica Soho, no, mga kaibigan. Pasok tayo mga kaibigan. So habang ano, habang sinushoot ni ano, pakita mo dito iron. Habang sinushoot ng KMGS yung kung saan yung nakaano niya, no, ni Lolo Jose. Habang ano, pinapanood lang natin siya. Ayan. So andito yung mga ano, mga so yun na ano, sobrang hirap pala mag-shoot ng ano, ng isang KMGS. Ikaw, anong masasabi mo ngayon na ikaw ay nung nagpunta ka, ikaw ay nagano, anong naramdaman mo nung nag-video tayo? Kinabahan po. Kinabahan po. Tapos naniniwala ka ba dyan? Saan? Kay Lolo Jose. Oo. Ay nato na. Dito na lang katayin. Ikaw naman. Anong masasabi mo ngayon? Walang masabi. Pakita mo yung ano. Pakita mo yung shot. Ayan na, i-interview na si Sir Ezekiel. Ito, yung naka-blue na yan is yung pupunta dun sa chapel. Yun yung ano, yun yung i-interviewin mga kaibigan. Dito yung naka-blue naman, si Kapitan yan. Yan, yung naka-blue na yan, si Kapitan. May nakalagay na sling bag at yung may konsehal. Tapos yung nakabag naman yun, yung stop ng GMJS na nakamotor lang. So yun, ito pupunta natin. No, nag-start na sila ng shooting. Ayan. Shout out man. So yan, no, start na lang ano, ng interview. And si Sir Ezekiel. Siya po ang ano, ang in-interview. Tayo may lumayo-layo kasi siyempre yan, baka mas interrupt natin yung KMGS, no? So dito lang muna tayo sa tabi at
mamaya yung sa Badolosin, alam ko lang kung pupuntahan ba nila. Alam ko kung pupuntahan ba nila yung bahay ni Lolo Jose. Doon sa may Loktob, doon po ang bahay ni Lolo Jose. Dito, nakalibing. Ito na pini-featured na po ni Jessica Soho yung ating na-vlog lang nakaraan. So, ito na pini-featured na ni Jessica Soho. Ayan na, pini-featured na ni Jessica Soho at ini-interview na nga yung una-una in-interview nila si Cap, then sunod si Sir Ezekiel na isang kamag-anak ni Lolo Jose dito, no? Ano, dito para isang compound lang nga tulad ng isang nasa nabanggit ko kanina, parang compound lang po ito at makikita nyo naman tahimik lang at napaka tahimik na lugar, mga kaibigan. Abangan nyo po ito, mga kaibigan, itong episode ng Kabuso Mo Jessica Soho. Siguro ipapalabas this week or next week, iwan ko lang, basta maraming episode kasi ito, mga kaibigan. Galing ilaw, ako po ay ako sa tuhod ni Lolo Jose. Bali kami po ang tumata yung caretaker po dito sa kanya. Kami nga po ang pinakamalapit dito na ano. Kami po ang nangangasiwala sa kanya. Kung may mga dumadalaw po, kami po yung nag-i-entertain na may makatanungan po sila tungkol kay Lolo Jose. Siya po yung ham ko yung maharap sa paglilinis po nitong kanyang chapel. At saka po noong ginagawa din po lagi kami ditong every Holy Week po, nagsasagawa po kami ng pabasa. Parang isang meses po yung isang taon. Parang nagiging nasisilbi na rin po yung pagtitipon-tipon po ng mga apo. Yung paglilinis po dito, dati po ay wala po yung pintura. Pinapinturahan po namin yan. Kung kinakailangan po kami po ay ambagan o ano, ginagawa po namin yon. Halos every year po, pinipinturahan namin itong chapel. Tapos yan po ay ganoon po actually, binibigay po palagi. Lilinisan na lang po. Ano. Medyo po kung binibisan siguro po mga matagal na po yan huling binibisan ng mga siguro sa isang sa dalawang taon po mga isa o isang beses yung po siguro. Dahil yan naman po kami wala nagiging pagbabago at mga nandyan lang po siya. Kaya nang nagiging paglilinis lang po diyan, eh, siguro po natin po rin. Paligid, ito po yung mga damo, pagkatanggalan ko ng damo. At saka yun nga po pag-maintain itong chapel na pintura. Yung kwento po na kaya po sila pumupunta dito ay parang pangkaraniwan po ay mga pagkilingan po. Bawa po mga mag-e-exam, lalo na po yung mga taga dito nila po. Kumbaga sila ay nagdaanan sila ng kanyang kahilingan para po sa gagawin nila halimbawa mga mag-e-exam ganito po. Kaya paano paraan po sila na humihiling? Pumupunta po sila dito tapos para din po sa mga katimbahan, para ibinubulong nila yung mga kahilingan nila. May nagsasabi naman po na ano po yung sort na to, ano po yung mga kahilingan, ano po na ako, katulad ka ako po ay personal na lupa ko po ay may ano po pagkutulit ay ako po ay humiling sa kanya. Ako po ay kumuha ng aking board exam. Naging maganda naman po ang resulta ng aking kahilingan at yun lang po. Paano niyo po hiniling sa kanya? Hiniling ko po sa kanya na sinabi ko po sa kanya, binulong ko po sa kanya na ako po ay gabayan at magbababayaan at kumbayan po niya ako na mapasahan ko po ang aking exam. Ah,
Meron po ba ng ano, karamdam sa'yo bilang apuhan niya? Panaginip or... Bilang apuhan niya, parang normal na ho na kung... Halimbawa po ay panahon ng mga undas, parang nagpapaalaala po siya na lagi pang ayun ay yung nakaugalian yung pagsasama-samang mga ayong aking mga apo ay gawin ninyo at huwag din yung parang magtuloy-tuloy lang po. Parang nagpapaalaala po siya lagi palagi na gano'n. Saan po niya pinapaalala po? Halimbawa po sa akin po, kaya po isa isa-isa ko pong tiyuhin na parang lagi po nilang inaano na ay siya ang lulutoy ay kailangan tayo ay kahit isang beses lang sa isang taon ay magsama-sama dito. Yun nga po ay sinasagawa namin sa tuwi pong panahon ng Juarez na po yung pagpapabasa. So yun nga, hanggang dito lang tayo mga ka-power punch kasi patapos na rin sila. So mamaya, abangan nyo mamaya kung pupunta pa sila sa bahay ni Lolo Jose. So yun nga, ikakat na natin dito. So abangan ninyo sa Jessica Soho kung ano po yung ipapalabas nila, no? So yun lang po.